init ng panahon ang init ng ulo ni Grace sa tuwing makikita ang kanilang bill ng kuryente. Iba na ngayon. Malaki na kasi ang natitipid nila sa kuryente mula nang magpakabit sila ng solar panels. Ang tatlong solar panels kayang paandarin ang 9 na ilaw, 4 na ceiling fans at pwede pang pang-charge ng iba't ibang gas naman ang ikinabit sa bahay nila Peter. 250,000 pesos ang ginastos niya rito at kaya nitong mag-produce ng 450 watts ng kuryente. Kaya ang Meralco bill ni Peter, 0 solar panel distributor, dapat isaalang-alang ang lokasyon at laki ng bahay. Pag malapit sa ilong, mas mababa yung irradiation, siguro dahil sa condensation. Naligtas ang paggamit ng solar panel sa mga condominium. Delikado kasi ang pagkakabit ng mga ito sa bintana. Safety na rin yan eh. Electrical na eh, no? Kaya doon ang wanted to be easily accessible sa mga bata. Sabi ng Meralco, may kompensasyon para sa mga gumagamit ng renewable energy gaya ng solar. Sa ilalim ng net metering system, posibleng maibenta sa Meralco ang sobrang kuryente mula sa solar panels. If there's improvement loan ng Pag-ibig Fund ang pagkakabit ng solar panel, may kasama pa itong premium o dagdag na mauutang kung ang ipapaayos sa bahay ay kabilang sa tinatawag na green off. Makita naman natin mga kaibigan kung gaano kahalaga ng paggamit ng solar energy sa mga kabahayan. Hindi rin kasi biro yung pagtaas ng gastos para sa binabayarang kuryente. Monthly. Pero ang ilan sa atin kasi hindi rin maka-afford. Kahit yung ordinary na solar panel. Pero din mga kaibigan, nag-TRY kayo mag-invest sa mga solar company. Subukan nyo. Mahalang pag-install ng solar panel sa bahay, pero kaibigan, sulit na sulit din ito. Tignan nyo to mga kaibigan. Yang nakikita nyo sa screen ay isang NSS solar setup na may halagang 3,000 pesos pataas. At kapag tumingin pa kayo sa Shopee at Lazada, maraming option kayong pwedeng pagpilian. Anong sa tingin nyo mga kaibigan? Sulit ba ang 3,000 pataas sa simpleng solar setup sa bahay? Ito naman yung sa akin mga kaibigan, meron akong 20 watts na solar panel. Yung CX40 naman ay nasa 18 amperes. Ngayon mga kaibigan, kaya ba ng 20 watts solar panel ang isang 18 amperes 12 volts battery pack? Yan ang aalamin natin mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, makikita ang voltage ng X40 ay 12.3 volts. Diyan sa voltage na yan ako nagsimula mag-recharge. Sige, tignan natin kung anong oras ito matatapos. At itong ginagamit kong step-down converter, ginagamit ko na to almost 1 month na mga kaibigan, at ang tingin ko dito ay isa PWM duck converter. ₱130 per mAh, natapos mag-recharge ng X40 power supply. Sa unang charge ay successful naman at magagamit ko na rin ang X40. Lagi ko rin ginagamit ang X40 sa DC fan ko kapag gabi na. Ito naman ang voltage ng power supply kinabukasan, 11.9 volts. Ngayon mga kaibigan, recharge ko ito ulit. Saktong-sakto ang power supply ay medyo low bat na rin. Ngayon susubukan natin kung hanggang saan abuting oras itong power supply kapag medyo low bat na. Ngayon mga kaibigan, time check muna tayo. Ngayon makikita nyo nag-increase ang voltage ng 2 volts, meaning nag 12.1 na ito.
Sikat na sikat kasi ang araw dito sa lugar ko, kaya malakas din ang pagre-recharge. Same pa din naman ang ginagamit ko DC back converter, nakaset na ito para dito sa 12.6 volts battery pack. Time check ulit mga kaibigan, tinignan ko ulit ang power supply ko, at ito ang aking nakita na 12.2 volts na rin ito. Ngayon alam na natin, kapag matingkad ang sikat ng araw mas malaki ang chance na makaka full charge ang aking 20 watt solar panel. Ito ang kalaban ng mga small time solar builders. Sa mga nag-DIY kapag small solar setup, hindi tayo makakapag-recharge ng maayos. Kung meron budget na hihigit sa 10,000 pesos, yun ang best option mga kaibigan. Kapag ganitong setup tulad sa akin pag tag-ulan na mahihirapan talaga kayo mag-recharge habang tag-ulan. Sa parehas na araw mga kaibigan, huminto na ako sa pagre-recharge gamit ang solar panel na 20 watts. Dahil gagamit muna ako ng AC charger. Tapos mga kaibigan, sumapit na ang gabi sa kapaherang araw mga 9:30 PM, gagamitin ko kastong power supply para sa DC fan ko. Ito lang kasi ang meron akong electric fan. Ngayon mga kaibigan, ginamit ko muna si X40. Kasi meron pa namang natitirang voltages after ko gamitin magdamagan sa DC fan ko. At mapapansin nyo, maraming nakasaksak na wire kasi dito rin ako nagre-recharge ng phone, rechargeable lamp, power bank at iba pa ang useful nito mga kaibigan. Dahil makulimlim noong June 21, ngayon susubukan ko ulit sa araw na ito June 22. Itong solar panel na ginagamit ko ay 20 watts at 18 volts. Agara naman ako nag-recharge ng power supply habang may araw, sa oras ng 3 p.m. mga kaibigan, humina na rin ang sikat ng araw kaya hindi ko na pinagpatuloy, tinuloy ko na lang ang pag-recharge sa wall charger, pero kagit pa paano nakabawas kumsumo ang solar panel ko sa elektrisidad. Hanggang dito na lang ulit ang aking video mga kaibigan, sana na nagustuhan nyo. Ngayon alam na natin, kahit 20 watts lang na solar panel ay makakatulong na rin.